What's up, internet? Kung di pa ganun ko obvious, I'm kind of a nerd, and that's why I play Civilization. Oh my goodness! That was embarrassing! Yung isang historical saying galing sa game na yun na talagang tumatak sa akin is there's no wealth like knowledge, no poverty like ignorance. Di hamak, mahirap talaga sa atin. Pero baka isang paraan para makaahon tayo dun sa physical na kahirapan is to ensure na hindi mahirap yung utak natin. Or kumbaga, we don't suffer a poverty of the mind. Bukas pa rin yung utak natin sa mga ibang posibilidad. Bukas pa rin tayo sa mga bagong discoveries. Bukas pa rin tayo. That we remain curious and that we feed that curiosity. Pag-usapan natin sa video na to, paano makabasa nung basically 80 to 90% of all modern books nang libre. Walang bayad, basta may internet connection ka, makukuha mo sila. You just need to know two sites na sa text description below. Sa dalawa na yon, usually mahahanap mo na kahit anong libro. Yung Library Genesis, may iba't ibang scientific articles as well. Straightforward naman interface nila, especially yung Z-Library. Yung Library Genesis does have more filters para ma-narrow down mo ano yung hinahanap mo. Once you find the book that you need, usually either naka-epub, mobi, or PDF yon. Ngayon na nahanap mo, na-download mo, paano mo naman sila babasahin? If you have a Kindle, you need to use the mobi file format. May mga free online converters that allow you to upload a file na naka-EPUB and then ibibigay sa'yo in mobi. So na-convert mo na yung file into mobi, Amazon makes it super easy. You can register your Kindle, tapos magkakaroon siya nung sariling email address at kindle.com. So for example, re-register ko yung Kindle ko under Hardware Sugar, magiging hardwaresugar@kindle.com. Tapos, i-email mo lang yung file dun sa address na yon. Open up any regular email, let's say peperezal@gmail.com, attach a file, create a regular email, attach the mobi file, and then send it to hardwaresugar@kindle.com. Send the email, Amazon will ask you for verification na ikaw nga nagpadala ng file na yon. Walang problema kahit saan galing yung file na yan. Amazon doesn't care, Amazon does not screen the files. Make sure naka-on yung data connection ng Kindle mo para makuha niya. Kung wala ka namang Kindle, for sure may cellphone ka, either Android or iOS. You can use Google Books na meron both sa Android and sa iOS. Nakalink siya dun sa Google account mo. So for example, yung Google account ni Hardware Sugar is hardwaresugar@gmail.com. Hanapin mo lang yung books dun sa desktop or i-download mo lang yung app to your phone. Just upload the book that you got to your Google Books, tapos lalabas na siya sa shelf mo. Yung maganda pa dito, di mo kailangan i-convert to mobi. Google Books accepts EPUB format and PDF format just fine. Sobrang simple lang niya, pero ibang klase. Nakakalula ilang libro yung kaya mong hanapin just using these simple steps. 1. Use Library Genesis or Z-Library. 2. Search for the book that you're looking for. 3. Download it. 4. Send it to your device, whether Kindle or Android or iOS. Is this piracy? Yes, it is. Pero on a practical level, wala man talaga mga habol sa'yo dahil nag-download ka nung ilang libro. This is a very personal video for me and hindi ito monetized. Walang ads na tumatakbo dito. Hindi rin siya sponsored. Wala akong natanggap ni isang centavo sa pagkukwento ko sa inyo paano makakuha ng libreng libro. Mahalaga rin tandaan na hindi to good versus bad. These are two goods competing against each other. On one hand, the good generated by individuals, citizens having access to works of literature, history, political science, any books under the sun, para lumawak yung kaisipan nila to broaden the horizons. Yun nga, mahirap tayo, pero hindi ibig sabihin na kailangan mahirap dito sa utak. So there's a definite societal good to allowing the widest number of people access to the widest range of books possible. On the other hand, there's the other societal good of authors being compensated for their work. But it's probably not realistic to think of these as stolen sales. Yung karamihan na magda-download ng libro, hindi naman nila bibilhin at all. Either kasi wala silang access, even if they wanted to pay, walang physical copy dito. Walang available copy dito sa mga bookstores natin.
or simple, hindi lang talaga nila kaya magbayad. Mahal yung mga libro. And if you want to read as much as possible, as widely as possible, mahal talaga yun. So it's not simply good versus bad, yung mga nagda-download ng libro, nang nanakaw dun sa copyright, or yung potential profits ng mga authors. It's a balance between two goods, because you do want authors to be rewarded for their work, for their hardship, for their scholarship, versus the other good of individuals having access to the widest range of books possible. I think between the balancing of those two goods, it's better for society as a whole to favor individuals having the widest possible access to all kinds of texts. Tsaka kung tingnan mo yung kasaysayan, yung mga nagpo-push ng copyright ngayon, sila rin yung naglabag sa copyright dati. Yung US ngayon, ang daming copyright, daming patents, around the 19th century, kopya sila ng kopya ng mga European works, infringing their copyrights, pero walang paki yung US. Pero ngayon, na syempre mayaman na yung US, nakuha nila yung knowledge transfer na kailangan nila, sila ngayon yung gumagawa ng mga knowledge works that are under copyright, sila na ngayon nagsasabi na, oh, copyright, oh, protected, oh, kailangan mo magbayad. Hindi yun yung stand ng US dati. Nung favorable sa kanila, ginabag nila yung copyright. Pero ngayon na number one na sila, sila naman nagsasabi ngayon na, oh, dapat copyright. On a personal note, all of the videos on this channel from the very first one have been under the Creative Commons license. Basically, hindi ako stricto sa copyright ng mga videos na to. Gamitin mo sila as long as you attribute the source properly. I felt it was important to add this explanation at the end na baka mas mahaba pa yung rationale kaysa sa actual practical how to download the books, because I want you, the audience, to know that it isn't just a simple, oh, dinownload mo yan, ninakaw mo yan, end of story. Susi talaga para makaunlad tayong lahat is education. And the best way to learn is through yourself, by exposing yourself through reading, through all sorts of things. Kahit anong hilig mo, magbasa ka. Any topic under the sun, may libro yan. Para ikaw na mismo makasabi, ah, ito tama, ah, ito mali. So, big believer in books, big believer in education. I think getting books online isn't as cut and dry as some industries would like you to believe. There's no wealth like knowledge, no poverty like ignorance. Thanks for watching.